naging opinion ko sa maximum security jungle, sinasabi nila halos hayop na raw lahat ng tao rito. Kung narinig ko na dadalhin po ako rito sa Bilibid, medyo kinabahan po ako at nag-alala. Takot. Kiraulo lang yung tao magsasabi na hindi siya natatakot. Nung pumasok ako dito, everything was parang wala na, gumuhunan lahat. Ano? Ni sa panaginip ni sa ano na not imagine na masasintensyan ako at mapupunta ako sa lugar na ito. Katapusan na ng mundo. This is it. Dadalhin ako doon, sasara at mabubulok ka na. Maximum security compound, inmates who are sentenced more than 20 years para doon sa minimum niya. Then nandito rin yung mga recidivists, yung mga repeat offender. Nandito rin yung mga escapee, saka yung mga kahit mababa yung sentence niya doon sa 20 years, pero on appeal, dito rin siya babagsak sa maximum security compound. For example, doon sa sentence more than 20 years, nandiyan yung mga heinous crime like kidnap or ransom, murder, rapid homicide, amaray pa iba. Ako si Inspector Abel Ceruela, officer in charge ng Security and Patrol Unit ng Maximum Security Compound. Okay, ito ang Maximum Security Compound. Maximum Security Compound, meron kaming around 10 hectares itong area niya. Then nahati siya sa dalawa. Itong presidio area, ito naman yung tinatawag na carcel area. Itong carcel area, dito yung mga inmate from Visayas and Mindanao. Then yung presidio area, inmate from Luzon. Basically yan, para doon sa security. Dahil siyempre may kanya-kanyang probinsya, may kanya-kanyang maugali, ang kanya-kanyang grupo. Ito, nakikita niyo yung pader na ito. Dati yung baba lang yan, skill matting. And then dahil nga sa riot na madalas na riot dati, tinasan siya. Dati hindi basta pinapayagang makatawid ng mga inmate dahil nga delikado. Pero ngayon tahimik na. Ito yung building 1. Nakakumpain dito yung mga inmate sentenced to death penalty. Dati, nung may bitay pa, nakakalabas sila sa dormitory pero hanggang sunning area lang. Lagi nakapadlock tong pintuan na to. However, nung abolition ng death penalty, pinapayagan na sila makalabas. Ang malaki yung pagbabago. Since nasundan ko nga, dito na ako pinanganak, nasundan ko kung paano nag-evolve yung maximum security compound. Ang father ko, dating prison guard siya rito way back on 1958, retired na siya, at ang bahay namin ay tabi ng bakod. Na-witness ko yung panahon na, kung tawagin namin, gera pa yung panahon ng Bilibid, na napakagulo. Madalas ng riot, madalas na mayroong mass escape. Pagka nagkakaroon ng mass escape, hindi naman sinasabi sa amin ng father ko, basta safety lang kami sa loob ng bahay. Pero pag madaling araw, maririnig mo na yan, parang gera. Katakot-takot ang putukan. Pero pagka tapos na, then sasama ako ng kuya ko, titignan namin, mamalilita kami na. Titignan namin, nasa tabing bakod, yung makikita mo, yung maraming patay. Sa karsada, makikita mo sa bakod. Hindi naalis sa isip ko yun.
Ang isang natatandaan ko dyan, nung pumugay yung mga grupo ng Lapi ang Malaya, meron pa sila mga tali sa kamay, sa ulo. Ang pagkakalam nila, hindi sila tinatalaban ng bala. Pero since na malapit sa post tower number 4, at the time, 4 pa yan, ha, meron machine gun doon. And then, sa baba, mga dala nila, garan, shotgun, eh talaga namang walang nakalampas yan. At the time, nakikita ko, ang patay pag inipo na, talagang napakarami. Ako si Jose Obosa, 52 years old. Ang kaso ay double murder. At ako ay halos 2 dekada na dito sa loob ng maximum security compound. Noong unang pasok ko dito, itong maximum noong 1987, hindi ito ganito kaganda ngayon. Iba, may malaki ang pinagkaiba nito. Kasi gaya nito, yung kalsada na yan, putik yan eh, lupa yan eh. Kaya wala kang makikitang plaza. Puro taniman yan ng mga kangkong, taniman ng mga gulay, mga alagaan ng mga hayop. Ngayon, puro plaza na yan. Noong una, takot ako kasi magulo dito eh. Talagang ang gulo dito, pag nag-umpisa ng gulo sa umaga, mamaya-maya ang konti, may gulo na naman. Hanggang sa loob ng maghapon, siguro nakakatatlo, apat, limang gulo dito. Noong 1989, yung dyan sa Gate 4, nung manaksak yung pangkat ng komando, yung pati dalaw ng nadamay. Pag nandiyan ka, pakalat-kalat ka dyan, pag kami naggulo, misal yung nananaksak dito, tumatakbo na lang eh. Pagtakbo niya, lahat ng makasalubong niya, pinupaka niya. Kung ikaw nandiyan ka sa area at nagkaroon bigla ng saksakan, kailangan tumabi ka na. Pag hindi ka tumabi, baka tinatawag na yung masawian na masagasaan ka, na wala kang kinalaman, yung masasaksakan or mababaril ka. Kaya linis yung area na yun. Hanggang 5 beses ang gulo dito sa pag-aaway ng mga gang, pangkat sa pangkat. Nakasanayan ko na kasi yun eh, na hindi ako gumala. Kasi unang-una, umiiwas ako sa gulo, and then umiiwas din ako sa baka masawian ako, yung bang madamay ako sa gulo ng may gulo. Iniingatan ko din yung buhay ko. Pag sinabing titira tayo, tira yan. Ang problema before, pag sinabing riot before, pag riot, bumubuhos yan buong pangkat. Nakakatakot. Pag bumubuhos yan buong pangkat na yan, pag lumabas yan, talaga namang yumayanig ang lupa. Ang muusok. Pero anong gagawin mo rito pag may taong pasaway? I-issuean mo na memo? O kakausapin mo? Hindi pwede. Okay, yung tinatawag naming officer per day, yung opisina niya, yun yung gitna. Sila yung nakakaalam pagdating dun sa personnel nila yung nandun sa mga post tower, personnel nila yung tinatawag namin keeper, yung nabibilang ng mga inmate, lahat ng kilos ng tao. Through experience niya, nakikita nila yung kilos ng tao kung mayroong problema. Ganun din naman sa amin, sa unit namin, tingin pa lang namin sa tao, nagkakaroon kami ng idea kung meron siyang gagawing masama or meron siyang dalang kontrabando.
Kasama mo ba yung naka-blue kanina? Kasi kanina, nung makita ko, nakita ko agad sa kanya, napansin ko na medyo ibang kilos niya. Suspicious. Kaya nung pinatawag ko siya, pero tuwakbo naman, kaya hinabol namin. Kasi nakita niya ako, yung tinginan lang sa mata, nakita mo kilos niya. Dito kasi sa tagal na rin ng ano sa serbisyo, yung tingin mo pa lang sa inmate, yung galaw niya, mata niya, especially kami, dahil ang trabaho namin, unit namin, tatrabaho against sa illegal activities ng inmate, kaya kilala kami. Pag nakita kami, na-andap sila. Alam nila na kung ano pa pwede mangyari sa kanila. Wala ka galing, wala. 7-5-0-5-9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 -5-
May palagay ako na meron siyang dala sigurong kontrabando. Hindi ko lang kung anong klaseng kontrabando. Pero sa ngayon, pinapahanap ko na sa ako po si JB, Nino, Manikad, Sebastian. 2 years na ako dito. Pero in all, almost 10 years na akong nakadetain. From Manila City Jail to Bicutan to Maximum Security Compound. 2 counts of reclusion perpetua, 17 to 21 years and 12 to 14 years yung hatol sa akin. Kidnap for ransom and hijacking. Pagka ikaw ay naakusahan criminally, dadaling ka sa presinto and then i-inquest ka, ililipat ka sa city jail kung saan ka man lugar na nadakip. And then from there, nasintensyaan ka ng regional trial courts, malilipat ka sa maximum security compound. Kung ang kategory mo ay pang maximum, depende sa sintensya pwedeng binigay sa'yo. Yung 8 years ko sa jail, umaasa ka na somehow may pag-asa pa na pag natapos yung kaso ay maging pabor sa'yo, so uuwi ka. Pero dito, nasintensyaan ka, nagbago yung pananaw ng mga kaibigan, nagbago yung pananaw ng mga naniniwala, nabawasan ng konti yung pag-asa ng mga nagmamahal sa buhay, so makaka-apekto sa'yo sa kalagayan mo dito kumpara rin sa nasa jail ka pa.